Yo guys, kamusta kayo? Long time no look, long time no vlog. Kasi karamihan, puro kanta yung mga na-i-vlog ko nito mga nakaraan. Pero ngayon, iba ulit. Babalik tayo sa guitar tutorials. At ito ay pampito na. Bago tayo mag-start. At mag-iwan muna kayo ng like sa ibaba dito. Sa ibaba, tapos pindutin nyo yung subscribe, then hit the bell icon. Mag-comment kayo sa ibaba ng video. Tapos, i-share nyo na rin, mga kapatid, mga tol. So, ano pang hinahantay natin? Let's proceed at kukunin ko lang yung aking gitara! Yan na nga. So, meron tayo yung topic na panibago ngayon. Ito yung family chords. Diba? Family chords. Alam niyo naman, yung sa mga kanta, hindi lang yan umiikot sa isang nota. Yan ay umiikot sa dalawa o ibang nota. Pero, paano matatambok yung isang nota o yung exact note kung hindi mo alam yung family chords? Sapat na bang alam natin yung mga chords doon sa chord map? Siyempre, hindi. Kasi, hahanapin mo yung mga family niya o yung mga chords na pwedeng pagdugtong-dugtongin. Example, magkocord ka ng D. Ano ang ikocord mo o idudugtong mo sa chord ng D? Ito yung A, B minor, then G, E minor, at F sharp minor. Yan yung mga idudugtong mo. Pero ano nga ba yung family chords? Ito yun. Family chords ay binubuo ng itong chords na pwedeng pagdugtong-dugtongin. O sa isang banda, ito yung do, re, mi. Ngayon, kung di mo alam yung do, re, mi, dun sa chord map, kailangan mong balikan yung chord map natin para nakita mo kung alin yung do, re, mi doon. Kasi kung ang chord mo, simulan natin, paligitin natin, sige. Sa note muna tayo. Halimbawa, ang simula ng iyong note ay G. Yan, G. Ngayon, hahanapin mo yung do, re, mi niya. Dadapo ka ng A, dadapo ka ng B, dadapo ka ng C, D, E, F sharp, G. So, pabilisin mo. Do, re, mi. Ay, sorry. Do, re, mi, so, la, mi. Diba? Ganun din sa ibang chords, ibang case. So, halimbawa, sa C. Ito, meron kang C, meron kang B, meron kang E, meron kang F, G, E, D, C. Pabalik. Diba? So, yun yung do, re, mi. Paano naman sa chords? Sa chords, simple lang yan. Kasi, mayroon ako ipapakita sa inyong chart ng mga modes. Ito yung tinatawag na first mode. Nasa first mode tayo. Ayan, ipapakita ko dito yung chord chart o yung chart ng mga modes. Dito yan. Meron dyan major, meron dorian, may phrygian, may lydian, mixolydian, minor, at locrian. Ang pinaka-difficult dyan ay yung locrian. Diba? Pero dun tayo sa pinaka-taas. Sige, focus tayo dun sa major. Major chords. Ito yung karaniwan na makikita mo sa kanta. 70% o hindi lang, 85 to 90% ng mga songs, major scale ang gamit. Yan. Yan ang mga modes. Major scale. Ang pinag-aaralan natin, nasa tip of the iceberg pa lang tayo. Wala pa tayo sa pinaka malalim. The deepest roots. Ika nga. So, ngayon, ito yan. Magsisimula na tayo. So, kung sa G, meron kang, hinanap mo yung, nahanap mo na yung do, re, mi.
meron kang A, ay meron G, meron A, B, C, D, E, F sharp, G. So, paano yung chords niyan? Ganito yan. Meron tayong tinatawag na major 1, minor 2, minor 3, major 4, major 5, minor 6, at diminished 7. Ang diminished kasi napakahirap i-play sa gitara. Diba? Kapag sinabing diminished, eto yan. So halimbawa, magkakaroon ka ng B, B flat, o ng B diminished. Eto siya. Ipe-play mo. Ngayon, paano yung 7? Mahihirapan ka. Diba? Ang diminished, o sa diminished 7. Yan yung, kumbaga sa katawan natin, eh, rudiment. Yan yung rudiment chord ng bawat family chords. Kasi, meron kang major 1, minor 2, minor 3, major 4, major 5, minor 6, at yung diminished 7. Diba? Makikita mo sa symbol yun. Halimbawa, mag-F sharp diminished ka, malakalagin dun, F sharp, tapos parang ilog na maliit, na may guhit na diagonal. Yan ang diminished symbol. Parang zero. Yun. Ngayon, bakit may diminish pa? Nagagamit ba yun? Well, ayon sa aking pagkaka-experience, based on my experience, madalang ang mga kantang gumagamit ng diminish. Wala pa yata ako napakinggan. Sa pagkababad ko sa music mula nung high school, my goodness. Hindi ko alam kung paano yung tunog ng diminish chord. Hindi pa rin ako familiar kahit na nakita ko na sa YouTube, nakita ko na sa ibang tutorials. Hindi ko pa rin alam kung paano yung tunog ng diminish. So, ngayon, instead na diminish, ang ginagamit ng iba sa pag-arrange ay mga borrowed chords. Madami yung pwedeng gawin. So, halimbawa, meron kang G major, meron kang A minor, meron kang B minor, ito yun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, meron kang major na 4, meron kang D major na 5, meron kang E minor na 6. So, meron silang ginagawa na borrowing chords. Instead na mag-F sharp diminish ka, na which is difficult para sa mga beginners, at maging sa mga intermediate na kagaya mo, hirap pa rin eh. Meron silang binaborrow na chords, which is F. Kung sa G ka, kung sa G ang iyong ikot, may borrowed chords ka na F, pwede mong gawin to. Epektibo pa yung borrowed chords? Oo, effective siya. Bakit? Meron mga kanta na may borrowed chords. Example, yung By Your Side ng Hillsong. Ganito siya tugtugin. Siya sa borrowed chord na F papuntang E minor. Ganun din sa alam ba yung mga kanta ko na mayroong borrowed chords. Ayun, hari ng lahat. Ang daming borrowed chords nun. Sa verse pa lang, titingnan natin yung sa intro pa lang, yung intro niya is D, D augmented, D6, D7, then G, F sharp, diba? Tatlong borrowed chords kagad ang dinakanan papuntang G. Bakit? Yun ang tinatawag na voice giving. Iba pa yun. Matatalakay natin yung borrowed chords na yan sa susunod na video. Focus muna tayo sa family chords. Ngayon, paano maghanap ng family chords? Halimbawa, meron ako ng chord. Nakakita na ako ng chord, which is A. Diba? Ang family chords ng A, ito yung A major, 1 major. Hahanapin mo yung kanyang minor 2, which is B minor. Tapos yung minor 3 niya, which is C sharp minor. Tapos major 4 niya, which is D. Major 5, which is E. And minor 6, which is F sharp minor. So, ang karaniwang arrange ng mga song is 1, 6, or 5.
So, parang ganito lang yan. Meron kang A, which is your 1. Meron kang 6, which is F sharp. Meron kang D, which is your 4. Meron kang E, which is your 5. Yan na lang. Kuhugot ka ng chords mula sa family chords. Halimbawa, maghahanap ka ng root note. Kasi ang simula, ang major 1, yun yung kanyang root note. Sa circle of tips, madi-discuss ulit natin ito. Pero for the meantime, simplihan lang natin. Halimbawa, ang chord mo is G. Ano ang family ni G? O yung mga kamag-anak ng G? Ito siya. Ito yung major 1 mo, which is yung G. Meron kang minor 2, which is A minor. Meron kang B minor, which is yung A3, minor 3. Yung major 4 mo dito is C. Yung major 5 mo is D. Minor 6 mo is E minor. So, nasa Doremi ba siya? Pasok ba siya sa Doremi? Yes, tingnan natin sa Doremi. Inote ulit natin. Tanggalin muna natin yung minor at major. Sige, inote muna natin. It is G, A, B, C, D, E, F, E. Epic yung una. Ito. Yan siya, oh. Naka-Doremi siya. Pasok ba yung anim na chords? Yes, pasok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. G, A, B, C, D, E. Then, pang-octave is yung G. Ito yung kanyang root note. Yan. Yan yung kanyang root note. Which o yung major, main key. Kaya pag sinabi mo sa kanta, na key of D, ang kanta is key of D. Ako, naglalagay ako sa title na, sa description sa YouTube pag meron ako ng bagong upload. Ganitong kanta, tapos nakalagay, key of D. So, dapat, alam mo na kung ano yung ikot, kung saan iikot yung key of D. So, ang D natin, tuturo ko na sa inyo. Ito yung madalas kong gamitin, masarap kasi yung i-plucking ito eh, gaya nito. Diba? So, meron kang D, meron kang E minor 2, meron kang F sharp minor 3, which is yung iyong third chord. Ang iyong fourth chord is major G. Ang iyong fifth chord is major A. Then, ang iyong sixth chord is major or minor B. B minor. Pwede ka rin mag-borrow chords, which is yung C. Diba? Meron diyan borrow chords sa G, sa D. Kahit saan pwede ka maglagay ng borrow chords. Kaya lang, ito yung chords na nasa kaliwa na ng key. Mamaya sa dulo, lilista natin yung bawat chords. Or maglalagay ako sa Facebook page natin, sa musical musician, ng list ng mga family chords. Hindi sasama yung mga accidental chords kasi dapat understood na natin yan. Yung mga sharp, baka isama ko na rin sa sila. Gawin ko na rin silang main key. Depende kung sa mga magko-comment kung paano yung gusto ninyo. So, isasama natin yung borrow chords sa dulo bago ito sa root note. Sa kaliwa ng root note. Mamatahan natin. So, mga kapatid, yun nga, bar ang major scale. Diba? Halimbawa, meron ka naman. Example, F na nga tayo. Diba? F na nga tayo. Hanapin natin yung family niya. O yung mga pamilya sa mag-anak. Meron kang F. Tapos, ang iyong 2 ay G minor. Ang iyong 3 ay A minor. Ang iyong 4 ay B flat. Or A sharp. Ang iyong 5 ay C. Ang iyong 6 ay D minor. Diba? Madali na lang. Common sense na lang yan. So, dusado, mag-focus ulit tayo sa major scale. Major 1, minor 2, minor 3, major 4, major 5, minor 6, diminished 7. Yung diminished, rudiment na yan. Kumbaga, napakadalang gamitin yan. Diba? Parang yung appendix ng katawan natin, hindi na ganong gamit. Anyways, yung diminish na yan, itatalakayin natin yan sa hiwalay na video. Pag natutunan ko nang i-play.
Hindi ko alam i-play eh. Sorry mga tol. Hindi ko alam i-play ang diminish, kaya hindi ko piniplay sa gitara. Hanggang major minor lang ako. Minor 7, major 5, ganyan. Suspended, augmented, yun lang. So, yun nga, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe. Tapos, i-like nyo, hit nyo yung bell icon, mag-comment kayo, tapos i-share nyo na rin mga tol, ha? So, yun lang mga kapatid. Be blessed to all. Shalawam!